Hi! What's up? So, boses ko na lang muna kasi tinatamad ako mag-setup ng camera. So, tsagan nyo na lang muna yung boses ko. So, naisipan kong i-drawing si Dayon. Isa ito sa mga bias ko sa Twice. Yes, isa akong Wansu. Siya talaga ang una kong napansin nung una kong napanood ang Twice. Actually, dapat aalis ako ngayon. Makikipag-collab dapat ako sa isa kong kaibigan. Gagawa kami ng mga beat, yung mga musical, yung mga background music ng mga jazz, pop, mga ganun. And hindi nga natuloy, so nag-drawing na lang ako. Itong drawing style na to medyo bago para sa akin kasi ang plano ko is sketch-sketch lang and konting time-lapse, mga ganun. Kaso nagdare-diretso na ako na kulayan ko na, so, ayan. Sobrang happy ako nung naging end result nito kasi hindi talaga ako nagko-color paint yung mga gantong style. Ano lang talaga mga ginagawa ko, mga sketch, mga line art, and cell shading. Basta bukod sa paint. So, goods talaga pag amateur artist ka. Maganda talaga pag nage-experiment ka. Try experimenting. Maganda kung sanay ka sa mga yung brush ay medyo may transfer, medyo may opacity, something like that. Basta ano ka lang, pili-pili ka lang ng iba't ibang brush kung paano ka magpipaint. Try something different style, mga ganun. So nahirapan talaga ako sa paggawa ng mukha niya. Diba nakita nyo kanina, nag-flip pa ako ng canvas para makita ko kung tama yung perspective. Naging okay naman. Swak naman siya sa paningin ko. And I hope swak din para sa inyo. So ito, ginagawa ko na yung line art. Itong hikaw niya, medyo nahirapan ako. So binasta ko na lang, bilog-bilog na lang. Okay na yun. Actually, yung final piece, para siyang vinexel art. Pero kita nyo naman dito, minano-mano ko siya. So, hindi siya vexel. Ang vexel art kasi meron siyang image na sa ilalim and mababa lang yung opacity para mabakat mo ng tama na yung pen tool. Para kasi sa akin, mas madali yung kamay na lang eh. Yung pen tool kasi, iisipin mo pa kung paano magkukurve yung line eh. Sa ano na lang, kamay na lang kung sakali. Actually, niyayaya ako ng iba kong tropa para magawa ng vexel art, mag-aral. Lagi ko silang tinatanggihan kasi hindi ko talaga trip ang pagbe-vexel. Hindi ako sanay gumawa ng mga realistic face. More on cartoon talaga ako eh. So sa parting ito, masyado na akong confused kung anong ilalagay kong shade sa mga ganito. Kasi ang plano ko naman talaga is sketch lang. Ang problema kasi pag napapasarap na ako sa pagdodrawing, napapadiretso sa pagkukulay. So ito, idea ko, magawa na lang ng ibang shading, ganun. Sobrang confused na ako nitong time na to. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko kukunin yung shading ng blue sa buhok niya. Para kasing ang pangit pag ito ang ginagawa ko. Akala nyo alam ko yung ginagawa ko ng time na to eh. Pero sobrang confused na talaga ako. Pero I'm just going with the flow na lang. Para kasing gusto ko nang i-delete pero wag na lang, parang sayang yung effort. Actually meron akong sobrang idol na gumagawa ng digital art. Si Sam. Yung Sam Does Art. Ang galing niya talaga. Sobrang nakaka-motivate yung ginagawa niya. And one layer lang lagi. One to two layers lang. Sobrang galing niya. As in, lagi niya sinasabi na pag napapangitan ka na sa drawing mo, always trust the process. Parang go with the flow ka na lang. Parang tiwala lang sa sarili na kaya mong gawin to. Kaya mong maging maganda yung drawing. Parang ganun. So yun, I trust him, not me, de joke lang. Honestly, ito,
napapangitan ako sa ginagawa ko. Kasi hindi pantay yung blush niya, tapos yung buhok hindi maganda yung pagkaka light nung color blue. So hindi ko na alam. Kahit yung skin niya, ito, naging ano siya eh, parang vampira. Actually, kaya nga siya tofu kasi sobrang puti niya. Pero, para kasi sa akin, hindi swak yung pagkaka-paint ko. So, basta, tinuloy ko lang. Nung naglagay na ako ng mga bagong shading sa buhok, sabi ko parang umu-okay ah. Yung hikaw niya, binasta ko na lang yung pagkukulay nan. So naglalagay na ako ng mga hair strand niya sa mga outer layer ng buhok niya para mukhang convincing naman na tao talaga siya. Yung rim light niya masyadong, parang ang tingin ko kasi blue-green. So yun, mukhang gumanda naman. So ito, nung nakita ko ng dark yung background, so sabi ko parang okay. Bago talaga ang style na to para sa akin kasi as in sa painting talaga, tagilid ako. Hindi talaga ako nagpe-painting simula nung bata pa ako. Puro sketch lang, line art, mga ganun. So nakikita nyo, binabasta ko na lang tong background. And ang plano ko kasi i-blur ko na lang siya, mga ganun. Magiging okay siya eh, kahit ganitong mga gore-gore lang ginagawa mo. Magiging okay yan pag ginawa mong blurred. And tada! O diba ang ganda? So ito na yung final piece. And hindi ko na masyadong ginawa ng details yung maliliit na part. Kasi halos lahat naman ang tumitingin ng art ay malayo sa phone nila, hindi naman nila masyadong sinuzoom tailed lahat kasi ano eh, naked eye na makakita na. So kailangan maganda talaga yung painting mo. So ito okay naman, digital naman siya, i-upload ko siya sa internet, so ito na yun, okay na yun. And I know hindi niya masyadong kamuka, but I think I tried my best. So yeah, if you like to see more of my stuff, you can like this page, subscribe to my channel, and see you in my next video.